Good morning ulit, Attorney Reggie. Tuloy na natin kagad itong legal consultation para sa iyo. Si Jason Ragos ng Santo Niño, Marikina City. Meron po ito, mahirap to, kapitbahay na naman to. Kapitbahay. Pero alam mo ba, Attorney Reggie, mas maigi yung kapitbahay na malapit kaysa sa kamag-anak na malayo. Bakit? Kasi ano yan eh, pag may sunog, hindi mo matawagan yung kapamilya mo na nasa malayo. Eh. Kapitbahay matutulong sa'yo eh. Tama ka dyan, no? Diba? Pag may emergency, siyempre kapitbahay pa rin, diba? Yeah. Hmm, sige, ito na po si Jason, Attorney Reggie. Jason, good morning. At ikonsulta mo na. Good morning, Attorney. Morning. Attorney, ito po ang aking ilalapit. Bali po, ano po bang aking ang gagawin o action dahil sa kadahilanan yung kapitbahay ko po kasi ay... Kasi po, ako po ay, kagigising lang po, bugas ng pinggan, naglalaba. Ayun po, kasi po bale, ako po ay nag-iipon din po ng mineral water na bottle. Ayun po, nilagay ko po sa sako, palaunan, idinaba nila. At yung pagising ko po, nakita ko po na idinapo nila din sa basurahan. Ayun po, inakyat ko po yung bottle, tapos inilagay ko po doon sa malapit sa bintana namin. Ngayon po, yung kapitbahay ko po, nagalit at kinuha at inambalos doon sa pinto namin. Ngayon po, yung pinto namin, nasira po. At sabi niya, ipasok ko daw po yung, bali po, kalakal po yun. Yung pasok ko raw yung kalakal ko. Sabi ko, mamaya ko ayusin, lagay ko lang yan. Tapos po, meron po sa bandang pito namin yung pangin po nasira na kinuha niya tapos inampas niya sa akin. Buti, yung pinto namin na kahit sira, naisalag ko. Ilang beses niya pong, yung sako po, ilang beses niya pong ibinato doon sa bahay namin. Pilit ko pong inilalabas kasi ko, meron po akong ginagawa sa loob. Ngayon po, yung payong po na sira po, na mutikin na po ako mahagip, o matamaan, ilang beses na rin niya ako inampas. Ayun po, Attorney, paano po ba anong kaso po yung anin ko po doon? Saan ko po ilalapit? Jason, ano kaya yung posibleng dahilan ng kanyang pagkagalit o pagkainis sa inyo? Kasi po, yung... Pogi ka daw, sabi ni Doktora Janice. Baka nainggit daw sa kapugian mo. Ano po kasi, tapat po lang namin po eh. Eh, bali po, may sinampay sa doon. Kaso po, wala pa po sa sinampay. Sabi po, ayusin ko naman din yan. Lalabas ko, kasi may ginagawa pa ako sa loob. Ayun po, hindi talaga mapakausapan. Lalaki tapat ba to? Po, hindi niya po akong ginanon. Yung, lalaki ba, babae? Babae po. Matanda, bata? Crush ka nun. Mga 20 plus. May anak? Wala. Wala pa po. Ah, crush ka. Oh, crush ka no? Kasi 21 ka, 20 siya. Oh, ang ganun. Ako ang pinakamainam talaga dyan, no, Jason. You have to, fight them with kindness. So, syempre, mahirap din naman pumatol ka sa babae, di ba? Pero kung talagang hindi tumigil yung pang-aasar niya, baka naman nagpapapansin sa'yo, di ba? Parang pinalo ka ng payong, pero siguro yung palo niya ng payong, hindi naman mahambalos talaga. Baka naman ganun lang, topic lang. Sabi ni Rina, kiss mo daw para mag-shut up. O kiss mo daw para mag-shut up. O kaya ipakilala mo si Rina dyan. Yun. Di ba? Tapos? Wala tapos. Lang. Sabi mo girlfriend mo si Rina. Tumigil na siya. Baka hindi lang ganun ginawa, no? Pero Jason, no, seriously aside, kung hindi talaga tumigil yung pwede kang pumunta sa barangay. Kasi ang mga sigalot sa mga magkakapitbahay, magkakatabing barangay, kailangan dinadaan muna sa pag-uusap sa lupong tagapamayapa sa barangay. So dalawang klase yan, no. Una, pwedeng lupong tagapamayapa na kagad,
o doon lamang sa harap ng barangay captain. So, kapag lupong taga Pamayapa, ito yung nakalagay na sa ating batas na pwede ka nang mag-file ng kaso pagkatapos na hindi kayo makapag-settle sa harap ng lupong taga Pamayapa. So, pwede mo siyang kasuhan ng light physical injuries o kaya naman destruction of property, etc. Or danus perwisios kung gusto mo rin. So, kasi kailangan yun ng certificate to file action bago ka makapunta sa korte. Pero, kapag sa harap lamang ng barangay captain, ito ay parang usap lang na parang may arbiter lang sa harap nyo, tapos magkakasundo lang kayo. So, not necessarily aabot sa kaso. So, yun ang gawin mo, no? Magpa-blotter ka na sa barangay para kung medyo lumala, alam mo, makita na ng history ng barangay na gano'n na nangyayari sa pagitan ninyong ng babae at saka sa'yo. Jason. Tatlo po sila na kapitbahay ko po na pinagkakaisahan po kami. So mga bully yan, no? Opo. Oo. Hinarap mo na ba sila? Tinanong mo na kung bakit? Hindi po eh. Kasi po yung mama ko po parang natatakot na. Asan ba saan ba yung bahay na yan? Minsan i-record mo nga. Tas hindi, minsan kasi kunwari may ginagawang ganyan, i-record mo. Kasi pag alam nilang nire-record mo sila, titigil sila o hindi na nila gagawin yun. Alam nila na may ebidensya sila sa'yo. Pero kung ako sa'yo, kung may threat na sa security ninyo, pumunta ka na sa barangay para maipatawag sila sa barangay at medyo matakot sila na seryoso ka na harapin sila kahit sa ang korte. No, pagkatapos noon sabihan mo kami kapag hindi umubra yung pagpunta mo sa barangay dahil pwede na tayong mag-file ng kaso sa korte. Okay, Jason? Attorney, meron po kong lalapit. Yung babae po, ang pangalan niya Barbie. Ay. Anong pangalan? Barbie? Opo, yes. Ah, okay. So, baka kala niya ikaw si Ken. Attorney. Oh. Po, yung sa baba namin, nagtitindag siya ng sigarilyo. Oh. Ayun po, nakikita ko yung mga pinagbebentahan siya ng mga bata. Oh. Mga bata po. Mm. So, ako po ilalapit po yun para maisumplong ko po. Oo, pwede mong ilapit sa pulisyan dahil bawal magbenta ng mga alcohol tsaka mga sigarilyo sa mga bata. Makukulong yan, child abuse yan. E siya, hindi na siya minor de edad, matanda na siya, 20 years old na siya, legal age na siya. So, pwede na siyang makulong yan. Sumbong mo sa sa pulis para matiktikan yan. Ato. Okay, maraming salamat Jason Ragos. Back to you, June.